Good afternoon guys and welcome back to my channel. Ayan. Ngayon ay hapon na rito at umuulan na naman siya guys kasi mayroon siyang bagyo. So ayan, umuulan na naman sa labas, hindi na naman tayo makalabas. Actually naglalaba ako. Kahit maulan, naglalaba ako. So dito ko siya isasampay sa kwarto ng mga bata. For a while, dito ko siya ilalagay. Itatapat ko siya sa electric fan para matuyo yung aking mga na-dryer na. So, ayan guys. Balikan ko kayo later. Hold up. Tapos na ako ng maglaba. So, yung mga decolor lang muna guys yung nilaban ko. Yung nakasampay dun sa kusina namin yung mga decolor na mga shorts. Tapos yung mga t-shirt guys, dito ko nilagay sa kwarto muna ng mga bata at itinapat ko sa electric fan para matuyo. Kasi kung sa kusina, hindi na kaasya din ang dami. So, dito ko siya isasampay muna sa room ng mga bata. Tapos itatapat ko sa electric fan para matuyo. Tapos yung the rest guys, nilagay ko naman siya dun sa salas namin. At dun ko naman siya tinapat sa electric fan. Kasi talagang kung hindi tayo gagawa ng paraan guys, hindi tayo makakatuyo. So ganun yung ginagawa ko lalo kung ganito nga maulan guys. Para makatuyo ako, gumagawa ko ng paraan. Pagka dryer, tapat sa electric fan para matuyo. Kaysa naman yung mga damit natin itagulamin at mamaho. So ayan guys, balikan ko kayo mamaya. So ayan guys, nakaligo na ako. Ayan, tapos na ako maligo guys. Malamig yung tubig kasi nga may bagyo, umuulan sa labas. So ang lamig nung tubig na panligo. Pero okay lang guys kasi sanay naman ako ng naliligo kahit na bumabagyo. So ayan, dahil hapon na, kailangan na naman natin nga maghanda ng dinner. Alas 4 pa lang guys, pero mag-uumpisa na ako magluto kasi nga may bagyo. Baka mamaya mawala ng kuryente. So mahirap magluto ng walang ilaw. So ngayon pa lang ay magluluto na tayo guys. So ayan yung mga nilaban ko guys sa likuran ko. Ayan, nakikita nyo. Ginawa kong hangiran yung double deck ng mga bata. So para-paraan lang yan para makatuyo. So ganyan ang ginagawa ko guys lalo kapag maulan. Dito ko sa kwarto sinasampay yung mga damit at tinatapat sa electric fan para makatuyo. So ayan guys, prepare naman ako ng aming dinner. So ayan guys, alas 4 na. So kailangan na nating maghanda ng hapunan guys. So ayan, sinuklay ko lang yung aking buhok. Maiksi na guys yung buhok ko, ayan. Pinagupitan ko guys sa anak ko kasi masyado na siyang mahaba. So medyo naiirita na ako kaya pinagupitan ko na siya, maiksi na yung aking hair. So ayan guys, maghahanda na ako ng hapunan kasi baka mawala ng kuryente. Ano yun anak? Yung apo ko gusto magpakarga. So saglit lang guys ah. So hello everyone. Good afternoon guys. This is Athena. Bakit umiiyak ka? Anong gusto? Ha? Ayun nga pala guys, may sariling channel itong apo ko. Kagagawa ko lang. So may dalawang videos pa lang siya dun guys. Ipro-promote ko siya soon kapag kayo nga hindi na ako masyadong busy. Ngayon kasi guys, marami pa akong gawain lalo ngayon. Nalalapit yung kasal ng aking panganay. So, busy talaga ako ngayon, guys. O, doon ka muna kay Tita Upaw. Upaw, pahawak muna.
Ayan guys, ilapag ko muna kasi talagang ako'y magre-ready na ng aming dinner kasi baka biglang lumakas yung ulan kasi signal number 3 dito guys. So hanggat hindi pa malakas yung ulan na magluluto na tayo kasi mahirap magluto kapag walang kuryente guys. Kaya ngayon pala magluluto na tayo. Ayan, see you later. So ayan guys, magre-ready na tayo ng aming dinner. So ayan, madilim dito sa hallway ng aming house. Pinatay ko yung ilaw guys kasi sayang ang kuryente. Nagtitipid ako sa kuryente guys. Ang laki-laki na nga bill namin sa ilaw. So kailangan nating magtipid. So ayan, ilapag ko muna to dito. Wait lang guys ha. Ayan, at ako ay magre-ready ng dinner. So, ang niluluto ko ngayon guys ay meron ako ditong karne. So magluluto ako ng adobong baboy ngayon guys. So ayan, pasensya na kayo kasi madilim. Pinatay ko kasi yung ilaw dito guys para makatipid sa kuryente. So, mag-start naman tayo guys magluto ng ating hapunan. So, ayan guys, nandito ako sa aming kusina. Pasensya na kayo dahil yung kusina ako guys ay puro sampay. Dahil dito ako nagsampay ng aking nilaban dahil umuulan. So, pag umuulan dito ako nagsasampay. Kaya pasensya na kayo kung medyo madilim yung aking camera. So, ang iluluto ko lang naman ngayon guys ay bagnet. Bagnet na lang kasi ano nakakasawa rin adobo. So magluluto tayo ngayon guys ng bagnet. So for a while pakukuluan ko muna yung ating karne. Pakukuluan ko muna siya para lumambot bago natin siya iprito. Mag-iinit din ako guys muna ng tubig kasi naglaba ako parang tapos naligo ako ng anlamig-lamig na tubig. So parang angkap din ng aking tiyan. Sinisikmura ako so magkakape tayo guys. Mag-iinit muna tayo ng water. So ayan guys, pinakukuluan ko yung karne bago ko siya iprito. So yung aking nga gagawin nga bagnet para sa hapunan. So magkakape muna ako guys kasi ang hapdi ng aking tiyan. Nalamigan siguro ako na magkakape muna ako at magliligpit ng aking mga damit kasi ang gulo-gulo ng mga damitan ko guys. Kasi yung aking mga junakis kapag katupi ng mga damit, basta lang lagay, walang arrange ng damit. So, halo. Ako kasi gusto ko sa damitan ay naka-separate yung mga shorts sa mga blouse, yung ganun ba guys. Para pagkukuha ka, madali mo siyang makukuha. Pero yung mga bata nga, dahil sila'y nag-aayos. So, ang gulo-gulo ng aking cabinet, so magliligpit muna ako. Guys, yung aking bagnet. Meron pa akong natirang ulam kaninang lunch. Ang ulam namin guys kanina isa piniritong isda. So yun na lang ang aming idadagdag dito. At may konting salad ako sa rep. So ito na lang guys ang aming hap. Ayan, nakaluto na ako guys ng dinner namin. So naka-ready na. Gabi na rin guys. So ayan lang yung aking vlog for today guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod guys. Hanggang sa muli. Hanggang bukas ulit guys. See you on my next vlog. Bye bye.
bye. God bless us all.